Haday umuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Ama naming Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong dakilang pagmamahal at kahabagan sa amin nung nagtungo po kami sa kapahamakan dahil sa aming mga kasalanan. Iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo at sakripisyo ng Panginoon. Dinala niyo po kami sa maluwalhating iglesia ng Diyos kung saan po kami lumalago sa pananampalataya at pagkakilala sa inyong pag-ibig. Ipinakaloob niyo po sa amin ang dakilang ministeryo na ipahayag ang ebanghelyo sa mga maraming naliligaw na kaluluwa sa aming paligid. Sa umagang ito, nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita. Samahan niyo po kami sa aming pakikinig at pag-aaral ng inyong salita. Tulungan niyo po kami upang maunawa po namin ang maluwalhating kalooban mo at tulungan niyo rin po kami upang isabuhay po namin ang aming natutunan sa oras na ito. Lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa maraming pagsubok at kahirapan sa kanilang buhay. Pagkaloban niyo rin po sila ng kalakasan at pananampalataya upang patuloy po sila sa kanilang paglakad ng pananampalataya. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maabutan po ang ebanghelyo sa maraming mahal namin sa buhay. Darating po yung New Year Retreat 2023. Alam po namin na dakilang pakilos mo doon sa gawain ng New Year Retreat, nawa maraming mga kapatiran ng Tanawan Church ay makasama sa itong gawain at makita at maranasan kung paano kayo kumilos sa loob ng iglesia. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Titus chapter 3. So, Titus chapter 3, verse 3. So, magmula verse 3 hanggang verse 8. Ito po yung main text po natin ngayon. Verse 5 and 6, dalawang verses lang po. Verse 5 and 6, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. So, patuloy po natin pinag-aralan tungkol po sa Titus chapter 3. So, dahil ito po yung napakahalagang talata
na nagpapa hayak sa atin kung ano po ang kung ano ba ang kaligtasan at kung ano ang Christian living. So kahit basic po ito sa ating Christian living, basic about salvation, about Christian living, pero kailangan po natin itong ulitin hanggang maitanim sa ating puso. So hanggang mainukate sa ating puso tungkol sa mga ganong basic yung pananampalataya. So maraming beses po ito yung verse 3 and 4. Verse 3 po, ito po yung tungkol sa ating dating pamumuhay, dati. So sabi dito, dati, noong dati, mga hangal tayo, mga suwail tayo, mga nanlilang tayo. Mga alipin tayo ng sari-saring pangnasa at kalayawan. So namumuhay sa kasamaan at inggit, sa kasusukulam-sukulam at napupuot sa isa't isa. So nasa kadiliman po tayo, pero dahil sa awa ng Diyos, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesu Kristo. So yun po yung salvation, verse 4 and 5. Okay? So, kabutihan, kagandang loob. Sa English Bible, yung kagandang loob ay the love of God, our Savior toward men appeared. Okay. So, love of God. Yung pag-ibig ng Diyos ay nahayak sa atin. So, hindi dahil sa ating kabutihan, hindi dahil sa ating katuwiran, kundi dahil sa kanyang awa sa atin. So, wala pong requirement dun sa awa. Okay? So, kung may condition po para makapunta sa langit, mahirap. Mahirap natin abutan yung langit. Pero, wala pong requirement. So, kundi ano lang po? Yung pusong hanap. Pusong hanap. Yun lang po kailangan sa salvation. Yung focus po natin ngayon ay verse 5 and 6. Ito po yung tungkol sa Holy Spirit. Verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Okay. So, ito po yung lagi po naririnig po natin sa Bible Seminar, sa Gospel Session 5. So, ilagay po natin dito yung tali, tapos pumunta po tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 4. So, unit ang Diyos. Unit. So, bakit sabi dito unit? Kasi verse 1 hang 2, verse 3, ito po yung tungkol sa dating pamumuhay. So, masamang pamumuhay. Suwail, hangal, nanlilang. Kaya hindi acceptable tayo. Hindi tayo nararapa sa langit. Yun po yung verse 1 hanggang verse 3. Okay. Verse 3, di ba? Kaya tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pangnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, tayo no'y katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga ito. So, ibig sabihin, hindi po tayo nararapa sa langit. Hindi tayo acceptable sa langit. Unit, yan po yung verse 4, meaning ng ngunit. Ang Diyos palipas sa mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin,
Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Nakikita po natin dito, biyaya. Sa biyaya, kayo'y naligtas. So, paulit po ulit, nakikita po natin yung salitang biyaya. So, yung baby, pwede ba? Yung sa labas, open yung pinto, tapos sa labas makikinig, pwede po. So, chapter 2, verse 7. Upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 8, basahin po natin, 3, 2, 1. Sapakat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. So, napakahalaga po yung talatang ito. Sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, lalo po, dapat malinaw po yung pakaunaw po natin tungkol sa biyaya at pananampalataya. Yung biyaya. Okay? So, hindi po tayo nararapat tanggapin ang biyaya. Ang biyaya po ay dumating po sa atin sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Naawa siya sa akin. Okay. Dahil wala tayong pag-asa. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa, kaya helpless. Tapos, wala tayong pag-asa. Okay. Sa sarili, kung titignan po natin yung ating sarili, so, walang pag-asa. Dahil, ipinanganak na makasalanan, tapos yung buhay po natin ay puno ng mga kasalanan, tapos yung hahatulan at paparusahan sa impyerno. So, balik po tayo sa Titus, chapter 3. So, yun po yung meaning, the same meaning verse 5, chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Okay. Tapos, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, yung salvation, born again, the same meaning. The salvation, born again, the same. Pag sabi natin, ligtas na ako, ligtas na. So, the same meaning na born again ako. Na ipanganak na muli ako, the same meaning. So, bakit po? Yung born again, muling kapanganakan. So, paghuhugas ng muling kapanganakan. So, pag sabing born again, anong verse na pumapasok sa ating isip? John chapter 3, verse 3. So, John chapter 3, verse 3. Ano po? Nasa ulo na po. John 3, verse 3. So, malibang isang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Malibang isang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi ito ni Jesus kay Nicodemo. Noong narinig po ito ni Nicodemo, hindi po niya naintindihan. So, paano maipanganak na muli kapag matanda na? Makakapasok ba siya tiyan ng ina muli at ipanganak muli? Hindi po naintindihan ni Nicodemo. Kaya sinabi ni Jesus, ipinanganak ng laman ay laman. Tapos, ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Okay. Kaya dalawang bagay. So, kapanganakan sa laman
at kapanganakan sa Espiritu. So, meron po tayong birthday. Meron po tayong birthday, pero ano ba yung kapanganakan ng Espiritu? Okay? Para maipanganak, para ipanganak yung Espiritu, so yung dati, yung patay, di ba? Ibig sabihin patay, dati. Kaya, ipanganak na muli yung Espiritu. Kailan po namatay yung Espiritu po natin? Noong nakasala si Adan sa kasiyepa. Okay. Sabi ng Diyos kay Adan, sa araw na ikaw ay kumain yon, tiyak na mamamatay ka. Kaya noong nakasala po sila, namatay na po yung kanilang Espiritu. Kaya lahat ng tao po ay ipinanganak sa mundong ito, napatay na yung kanilang Espiritu. Kahit yung katawan ay lumalaki, lumalago, pero yung mismong Espiritu sa loob ay patay. Yun po yung kalagayan ng lahat ng mga taong hindi ligtas. Okay. Kaya sabi ni Jesus, sa mata ng Diyos, yung katawan ay buhay, pero yung kanyang Espiritu ay patay pa. Parang zombie. Alam niyo po zombie? Gumagalaw yung katawan. Pero, so, parang hindi sila buhay. Okay? Ganun po yung sarap ng Diyos, yung tao sa mundo ito, kahit gumagalaw yung kanilang katawan, pero yung kanilang Espiritu ay brown out. Madilim. So, putol po yung connection. Putol. Kaya born again po ay reconnection sa Diyos. Reconnection. Okay. Sa Espiritu. Ang Diyos ay ano po? John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Spirit. Okay. Wala po siyang laman, wala po siyang buto kagaya natin. Ang Diyos ay Espiritu, tapos ibinigay niya yung kanyang larawan, kawangis sa tao nung nilikha niya yung tao. Okay. So, born again ay tungkol sa ito po yung tungkol sa Espiritu. Kaya titingnan po natin tungkol sa yung born again. Okay? Unang Pedro chapter 1 verse 23. Unang Pedro chapter 1 verse 23. So basahin po natin ito, 3:1. Ipinanganak na kayong muli hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. So, ipinanganak na kayong muli. Okay? Hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. So, paano ma-born again? May sagot po dito, paano ma-born again? Sa pamamagitan ng words of God. Sa pamamagitan ng words of God. So, paano sa pamamagitan ng words of God? Habang nakikinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo, so bumaba po yung Holy Spirit sa atin, yun po ang sandali na ipanganak na muli tayo. Yung born again po, kasi maraming maling konsepto, okay? So last week Monday. Diba, nag-Bible seminar ako sa Central Church, kaya bago po umalis ako, so nagpagupit ako sa lipa para papugi.
So, abang nagpagupit, so nagtanong po ako sa barber, okay? Ano po ang religion ninyo? Nagtanong ko po sa kanya, Christian, nagsi-church po ba kayo sa Christian church? Sabi, born again church. Sabi niya, hindi ako born again. Katoliko ako, Katoliko. Kaya sinabi ko sa kanya, sana po basahin po ninyo, basahin po yung John chapter 3 verse 3. Kung may Bible kayo, kung may oras, basahin po ninyo Bible John 3 verse 3. Okay. Kasi po yung konsepto ng maraming Katoliko, pag sabing born again, agad po inisip nila religion. Kaya John chapter 3 verse 3, di ba sinasabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Malibang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Katotohanan. Dapat ma-born again lahat. Yung born again, hindi religion. Kaya mga kapatiran po dito, kung di ba sa paligid po ninyo, maraming Katolik, maraming Katoliko, kaya so ipaliwanag po natin mabuti sa kanila. Yung born again, hindi religion. Kaya ipakita nyo sa kanila yung mismong Bible verses, John 3 verse 3. Tingnan nyo po, ito ay katotohanan. Dapat lahat ng tao ay ma-born again. So tama po ba? Hindi po yung religion. Dapat lahat ng tao ay ma-born again. Dahil may espiritu po tayo. Namatay po yung kanilang espiritu. Patay. Kaya, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa harap ng salita ng Diyos, ano po ang dapat gawin? Umupo at makinig. Kaya, pumunta po tayo sa Roma chapter, Galatia chapter 3. Galatia chapter 3. Verse 2, Galatia chapter 3 verse 2. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa iyo ay ito. Tinanggapan ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Ito yung tanong po ni Apostol Pablo sa mga Galatian churches. Dahil po, yung mga Galatian church, nalilito po sila, nalilito. Sa una, maganda po yung umpisa po nila sa una, simula. Nakinig sila ng mabuti, tapos napunagin sila sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay. Nakinig sila ng mabuti ng salita ng Ebanghelyo, tapos ligtas na sila, napunagin sila. Nung na-born again sila, so tumanggap sila ng Holy Spirit. Kaya sabay-sabay ito nangyari. Habang nakikinig ng salita ng Ebanghelyo at sumampalataya sa Ebanghelyo, doon po bumaba yung Holy Spirit, yun po yung sandali na ipanganak na muli ako. Sabay-sabay po yung nangyari at the same time. Yun po yung meaning ng born again. Noong naintindihan po natin, so pakikinig muna, pakikinig, tapos maunawaan po sa ating puso. Kapag naintindihan, naunawaan po natin kung paano yung kasalanan ko ay napatawad na, natubos na, nabayaran na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo. Nung nalaman po natin, lahat ng kasalanan ko ay natubos na, nabayaran na, napatawad na.
Kung naintindihan po sa ating puso, yun po ang sandali na born again. Yun po yung sandali na bumaba yung Holy Spirit sa atin. Nasa akin na yung Holy Spirit. Kaya tanong po ni Apostle Pablo, isang bagay lang malaman ko sa iyo, marinig ko sa iyo, tinanggap ba ninyo yung Holy Spirit sa pamagitan ng mabuting gawa o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Alam po ba yung tama? Sa gawa o sa pakikinig? Sa pakikinig. Pero sa Galatia Church, pumasok na sa kanila yung mga maling doktrina. Ano po yung maling doktrina sa kanila? Na pumasok sa kanila? Yung mga ibang teacher, ibang mga doctorate turo, pagtuturo pumasok sa kanila, nagsasabi, nagtuturo, hindi, kulang yan, kulang. Kailangan pa, gumawa ka ng mabuti, kailangan gumawa ka ng mabuti at magsikap ka para makapasok sa langit. Parang idadagdag nila mga faith plus work. Dapat halo-halo para makompleto. Kaya yung mga Galatian church, nalilito po sila. Sabi ng maling teacher, ay kulang yan. Pag faith, kulang yan. Kung pananampalataya lamang, kulang. Dapat idagdag doon yung good works para kompleto. Kaya nalilito po yung mga kapatiran sa Galatian Church. So, tingnan po natin sa gawa kung paano po dumating sa kanila yung Holy Spirit. Gawa chapter 10. Verse 38. So magmula verse 36, ito po yung sermon po ni Apostol Pablo. Ito po yung sermon. Okay? Apostol Pedro, ito po yung sermon po ni Apostol Pedro. Verse 36, nalalaman ninyo ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamagitan ni Hesukristo. Siya ay Panginoon ng lahat. Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Judea, simula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Verse 38, kung paano si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo ng kapangyarihan, kung paano naglibot siya ng gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. So, na-introduce po ni Apostol Peter tungkol kay Hesukristo. Yun po yung magandang balita, yun po yung mabuting balita, good news, Evangelio, Gospel. Kaya katulad po ng gospel session po natin sa Bible Seminar, Session 5, tungkol kanino po, Session 5, tungkol kay Jesus. Okay? Napaka-detail yung explanation tungkol kay Jesus. Kung sino siya, kung ano ang ginawa niya, yun po yung pinaka-focus ng pinaka-highlight ng Bible Seminar. Session 1 hanggang Session 3 ay para sa Session 4. Session 4 ay Sin and Judgment, para sa repentance. Kahit alam po ng maraming tao tungkol sa gospel, so lahat ng kasalanan ko ay tinubos, alam po nila yung knowledge ng gospel,
Pero minsan po, hindi pa sila ligtas. Dahil hindi sila dumaan sa repentance. Napakahalaga po yung repentance, pagsisisi. Ano po yung pagsisisi? Yun po yung session 4 natin sa Bible Seminar tungkol sa kasalanan. Okay. Saan galing ako? Sino ako sa harap ng Diyos? Sino ako? Kasi po, akala ng maraming tao, medyo mabait sila. May kasalanan, pero hindi masyadong masama. Ayaw nila tanggapin na yung kanilang kasamaan. Ayaw na tanggapin na masama tayo sa harap ng Diyos. Kaya, kapag sinasabihan po sila ng Biblia, sinasabihan po sila sa Bible Seminar, masama tayo, miserable na sinner tayo, bumagsak na sinner tayo, marumi tayo, wala tayong pag-asa, patungo tayo sa impyerno, nasasaktan sila. Ay, hindi ako ganun kasama. Naniniwala ako sa Diyos, nagdadasal ako sa Diyos, tumutulong ako sa kapwa, sinisikap kong gumawa ng mabuti. Kapag gumawa ako ng kasalanan, humihingi naman ako ng tawad. Bakit sinabi ng Biblia na masama ako? Kung hindi po sila tumaan sa pagsisisi, kahit yung mensahe ng biyaya, ay hindi po lubos nila naintindihan. Yung biyaya, yung kahabagan ng Diyos, ay hindi po lubos nila maintindihan. Sa kanilang isip, meron pang ganitong isip, nararapat ako sa langit. Kasi mabait ako eh. Nararapat ako sa langit. Meron pa po silang ganong mga konsepto sa puso. Kaya, yung tunay na meaning ng biyaya, yung biyaya po ay ibinibigay ng Diyos sa mga taong masama. Yung awa ng Diyos ay para sa mga napaka-miserable na sinner. Kaya kung kilala po natin yung ating sarili, ay ganun pala yung, ganitong kadumi pala yung puso ko. Wala akong magagawa. Nararapad ako sa impyerno. Habang dumaan sa session 4, yung mga mensahe ng pagsisisi, ganun po mga bumaba yung puso, lumambot yung puso, bumagsak yung puso. Kaya doon po maunawaan yung salita ng Ebanghelyo. Kaya ito yung sermon ni Apostle Peter ay parang session 5 ito, session 5 tungkol kay Jesucristo. Verse 43. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Verse 44, basahin po natin, 3, 2, 1. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng sa lahat ng nakikinig ng salita ng Ebanghelyo. Hindi po yung mga ibang topic. Yung salita na nakikinig ng salita tungkol kay Jesucristo. Doon po, bumaba po yung Holy Spirit. Kaya ito po ay nangyari sa inyong lahat. Okay? Sa inyong lahat. Noong umatin po tayo sa Bible Seminar, habang nakinig po ng salita ng Ebanghelyo tungkol kay Jesucristo, noong naunahan po natin kung sino si Jesus,
kung ano ang kanyang ginawa, kung ano ang kinalaman ko kay Jesucristo, doon po bumaba yung Holy Spirit sa atin. Yun po yung sandali na na-born again na ako. Ligtas na ako. Dahil, ano po yung trabaho ng Holy Spirit? Ano po yung trabaho ng Holy Spirit? So, maraming beses sinabi ko sa iyo. Diba, God the Father, nagplano siya ng salvation. God the Father, God of Son, si Jesus ay nagtupad ng salvation sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Namatay siya sa cross. Nung namatay si Jesus, sinabi niya, natupad na. Yung trabaho ni Jesus ay tapos na. Dumanak na po yung kanyang dugo. Namatay siya, binuhay siya muli sa mga patay, at bumaba yung Holy Spirit. Ano po yung trabaho ng Holy Spirit? Yung Holy Spirit po ay nagpapatotoo tungkol kay Jesucristo. Yun po yung ginagawa niya ngayon hanggang matapos yung panahon. Okay. Kasi po kung walang patotoo ng Holy Spirit, wala pong sino mang maliligtas. Okay. Kaya, Juan, pumunta po tayo sa Juan, Chapter 5. Juan chapter 5, verse 39. Yung dalawang talata sa Juan ay titingnan po natin. Okay? Tingnan po ninyo, pansinin po ninyo kung ano po ang connection sa itong dalawa. So, chapter 5, verse 39, ito po muna. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon meron kayong buhay na walang hanggan at yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sinabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Yung Bible ay basahin at pagbubulay-bulayan. Saliksikin ninyo yung kasulatan. Okay. So, wala pong ibang paraan. So, faith comes by hearing. Ipinanganak na kayong muli, hindi nang bining nagsisira katulad ng pilak o ginto, kundi sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kaya, yung Bible, yun ang nagpapatotoo tungkol kay Jesucristo. Bible, so, pansinin po ninyo, yung banal, yung kasulatan, Bible ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Pumunta po tayo sa Juan, chapter 14. So, chapter 14, verse 26. Babasahin ko po. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Yung Holy Spirit. Ano po yung trabaho ng Holy Spirit? Yung Holy Spirit ay teacher. Teacher. Magtuturo. Nagtuturo siya sa atin ng kalooban ng Diyos. Holy Spirit ay teacher. Nagpapaalala. Ano po nagpapaalala? Reminder. Reminding,
teaching, testifying tungkol kay Jesu Kristo. Chapter 16 po, chapter 15, verse 26. Subalit kapag dumating na ang mga aliw, ang aking susuguin sa inyo mula sa Ama ang Espiritu ng Katotohanan na mula sa Ama. Siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So, kanina, Juan chapter 5, verse 39. Sapagkat yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin, sabi ni Jesus, di ba? Yung kasulatan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ano po yung nakikita po natin dito? Yung Espiritu ng Katotohanan, mga aliw, Comforter, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So, ano pong ibig sabihin? Yung Holy Spirit ay nagpapatotoo tungkol kay Jesucristo sa pamamagitan ng Words of God, Bible. Okay. Parang ganito po yung ito yung mga trend. Okay? Ito po yung rail, okay? Ito train. Nakita niyo po ba yung train? So, sa Manila LRT, MRT. Tapos sa nakita ko po sa Bicol region, meron pong mga lugar na hindi walang daan ng sasakyan. So, yung mga ganito lang, tawag po nila skate. Skate po yung ginagamit po nila. Okay? Skate. Ito po yung daan po, yung rail, yung dinadaanan po nila. So, kung walang daan, hindi pwede pumunta yung sasakyan. Kung walang rail, hindi pwede dumadaan yung train. Okay? Ito po ay Words of God. Tapos, ito po ay Holy Spirit. So, anong ibig sabihin? Kung walang Words of God, hindi kumikilos yung Holy Spirit. Okay? Yung Holy Spirit ay kumikilos sa pamagitan ng Words of God. Kaya habang nagpabasa tayo ng Biblia, sino po yung kumikilos? Holy Spirit. Nagpapatotoo siya. Nagtuturo siya. Habang nagpabasa tayo ng Bible, ang Holy Spirit ay teacher. Anak, ganito ay dapat mong gawin. Anak, hindi mo pwede gawin yan bilang isang anak ng Diyos. Yung Holy Spirit ay nag-remind sa atin, reminder. Yung words of God ay tubig. Okay. Yung dumi sa ating katawan, yung mga dumi, so, saan po nahugasan? Tubig. Okay. Yung mga nanay, habang naghugas kayo ng pinggan, ano po yung ginagamit? Tubig. Kung walang tubig, walang washing. Sa dishwashing, sa shower, lahat po ay sa tubig, di ba? Sa tubig. Kung walang tubig, mahirap cleaning. Okay? Mahirap cleaning. Sa car wash ni Brother Ed, kung walang tubig, pwede? Kung walang tubig? Yung pinaka main, ano po, yung tubig. Kaya sa kusina, kung walang tubig, ano walang magagawa? Okay.
Kaya kung napakaganda po yung napakalaking bagay ng tubig sa ating buhay. Yung ating espiritu, saan po nahugasan? Okay? Yung sa ating Christian living. Sa salvation, yung ating kasalanan ay nahugasan sa dugo ni Jesus Cristo. Pero sa araw-araw na Christian living, yung ating espiritu ay nahugasan sa pamagitan ng words of God. Chapter 16 po, chapter 16, verse 13. Chapter 16, verse 13. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papanubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayak sa inyo ang mga bagay na darating. Okay. So, yung born again, pero napakalalim po yung meaning ng born again sa Biblia. Yung born again, hindi yung religion. So, dapat lahat ng tao sa mundong ito ay ma-born again sa pamagitan ng salita ng Ebanghelyo. Lalo po tungkol kay Jesus Cristo. Kaya nung nakinig po tayo ng salita ng Ebanghelyo, bumaba po ang Holy Spirit sa atin. Tapos, habang buhay pa tayo sa mundong ito, hindi siya umaalis. Yung Holy Spirit ay nananatili po sa atin lagi. Nagpapatotoo siya tungkol kay Kristo. Nagtuturo siya sa atin ng salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, nagpapaalala sa atin kung ano ang tama, kung ano ang mali. Mga tutor siya, guide. Yun po yung meaning ng born again. So, balik po tayo sa Tito chapter 3. Verse 5. Sa chapter 3, verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng pakuhugas ng muling kapanganakan. Okay? Paghuhugas ng muling kapanganakan. Born again. Okay. Hindi po ito tungkol sa mga religion. Ito po yung nangyayari sa ating spirito. Okay. Kaya yung mga born again na Kristiyano, buhay na yung kanyang spirito. Na reconnection. Okay? Reconnection. Kapag hindi po natin binabayaran yung battery leg, ano po ang gagawin nila? Huh? Putol. Okay? Disconnection. Notice. Okay? Bayaran. Kung hindi mo bayaran, putol. Pag putol na yung kuryente, wala. Brown out. Okay? Madilim. Kaya, doon po, mga babayaran natin agad, tapos reconnection. Reconnection. Yun po yung born again. Kailan po putol yung connection po natin sa Diyos? Nung nakasala si Adan sa kaseba, nung nakasala si Adan, doon po naputol yung connection. Madilim. Roma chapter 5 verse 12, sa pamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa salibutan. At sa pamagitan ng kasalanan, pumasok din ang kamatayan. Madilim po yung kamatayan. Sakit, hirap, magulong buhay. Bakit yung buhay po ng tao sa mundong ito magulo, mahirap, madilim? Dahil naputol na po yung connection sa Diyos.
Pero hindi po nila alam. Hindi po nila alam kung bakit madilim yung kanilang buhay. Hindi po nila alam bakit magulo yung kanilang buhay. Kaya hinahanap nila yung kanilang sariling solusyon sa pamamagitan ng mga magandang buhay, masarap na pagkain, tapos yung mga kaligayahan sa buhay. Pero alam natin yung kaligayahan, kasiyahan sa buhay ay temporary lang. Saglit lang masaya, pero kinabukasan, madilim pa din, madilim. Dahil putol na connection sa Diyos. Putol. Kaya Awit chapter 90 verse 10, ang buhay ng tao ay 70, kung malakas kami ay 80 tao. Unit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Hirap at kaguluhan lamang yung buhay ng isang tao, 70 years o 80 years. Napakabilis lumilipas. Sabi po doon sa Santiago chapter 4, okay, ano ang inyong buhay? Ikaw isang singaw lamang, sa sandaling panahon lumilitaw, pagkatapos nito ay maglalaho. Singaw. Isang anino lamang, shadow, madilim. Kailangan reconnection. Yun po yung born again. Yung born again ay reconnection sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita tungkol kay Jesucristo, kung paano natubos na tayo. So, pumunta po tayo sa Ephesos chapter 1. Ephesos chapter 1 verse 13. Basahin po natin ito, 3-1. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Okay? Ito rin po yung proseso kung paano isang tao masave, maligtas. Una, makinig muna, di ba? So, nakarinig ng salita ng katotohanan. Ano po yung salita ng katotohanan? Ebanghelyo ng kaligtasan. Okay. Yung kanina yung kantang ng choir, araw-araw. Okay. Ebanghelyo ng kaligtasan, araw-araw, ipapahayag ko. Ebanghelyo ng kaligtasan, araw-araw, ipapahayag. Bakit araw-araw ipapahayag yung ebanghelyo ng kaligtasan? Dahil yun po ang paraan. Yun po ang way of salvation. Makinig, tapos sumampalataya. Kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo, Holy Spirit. Verse 13, tinatakan. Ano po yung meaning? Tinatakan. Seal. So, na stem. Okay? Sa akin, ikaw ay sa akin. So, tinatakan tayo ng Holy Spirit. May marka tayo ng Holy Spirit. Nandito, Holy Spirit. Kailan po? Noong nakinig at sumampalataya tayo sa Ebanghelyo. Okay. Yun po ang meaning ng born again. So, muling kapanganakan. So, lahat ng mga kapatiran, so sino po yung nasa atin? Holy Spirit po ay nasa atin. Ay, Pastor, hindi ko yung naramdaman. Kapag may Holy Spirit, di ba, mainit. Hindi dapat mainit. O laging masaya. Huwag nyo po maghintay ng ganong mga emotion.
Sinabi ko sa inyo, yung Holy Spirit ay teacher siya, teacher. Kaya kapag nakasala tayo, nakasala, mabigat yung ating puso. Hindi po tayo masaya. Alam niyo po ba kung bakit isang Kristiyanong ligtas ay hindi na masaya sa dating bisyo? Dahil may kasamang Holy Spirit. Hindi na masaya sa dating pamumuhay. Dati, enjoy tayo sa dating pamumuhay. Enjoy na enjoy tayo sa makamundong bagay. Pero, yung Holy Spirit ay nasa akin na. Lagi po siyang kasama kung saan man ako pumunta. Okay? Hindi pwede sabihin natin sa Holy Spirit, sa bahay lang kayo, ha? Sa bahay. Yung lalakaran ko ay hindi maganda. Yung pupuntahan ko ay hindi maganda. Kaya, sa bahay lang kayo. Anong sasabihin ng Holy Spirit? Sama ako. Kahit saan man, sama ako sa iyo. Saan ka pupunta? Sasama ako. Anong gagawin mo? Titingnan ko. Holy Spirit, lagi sa akin. Kaya isang Kristiyano ay hindi po masaya sa kasalanan dahil nalulungkot po yung Holy Spirit. Lungkot na siya. Okay? Sumama siya sa lahat ng pinupuntahan ninyo. Sumama siya, kasama siya sa lahat ng ginagawa mo. Okay? Kaya pag lumabas po yung masamang salita sa bibig, sino po yung nakarinig? Holy Spirit nakarinig. Okay? Kahit nagpumura tayo, nagagalit tayo, yung Holy Spirit ay kasama, nalulungkot siya. Okay? Kaya sa gabi, bago matulog, yung Holy Spirit, timing, diba? Timing sa gabi, bago matulog. Yun po yung oras ng prayer. Pag-timing na, sino po yung nagsabi sa atin? Yung Holy Spirit. Anak, mag-usap tayo. Kamusta ba yung buhay mo ngayon? Bakit ganun yung ginawa mo kanina? Bakit ganun yung sinabi mo kanina? Hindi ba mali? Dapat ganito yung anak ng Diyos. Dapat ganito yung mga buhay ng Kristiyano. Nakaka-counseling siya sa akin. Nakaka-counseling. Yun po yung prayer time. Yun po yung panalangin po natin sa Diyos. Kapag natisot po tayo, pag natisot po tayo sa tukso ng salibutan, ay may encouraging. Tapos, ano pa po yung ginagawa ng Holy Spirit? Kapag nahirapan po tayo sa pag-uusik, mayroon pong umuusik sa atin. Tapos, tinatawanan ako ng mga ibang dating barkada, dating mga tropa, dating kasama, tumatawa sa akin. Ay, bakit nandyan, hindi ka na sumasama sa amin? Okay? Yung pastor ka na o madre ka na. Pag tinatawanan po tayo ng mga unbelievers o minsan pinagagalitan po tayo ng mga family, mga magulang na hindi paligtas, hindi nila pinapayagan, mag-church ako. Ganun pa man, nag-church ako, galit na galit sila. Pipiliin mo kung sino. Church ba ang Diyos? Church ba o ako? Piliin mo. Pumili ka sa dalawa. Ako ba o church? So, minsan ganun po yung usik nila. Sa school, puro mga okay, makasalibutang mga ginagawa nila. So, narinig ko kahapon sa fellowship ng high school, sa ating panahon, yung mga young generation ay hindi daw naniniwala sa Diyos. Akala ko, yung mga Pilipino, lahat ay naniniwala sa Diyos. Pero yung mga young generation po natin ngayon ay walang pakialam sa Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos. Puro makalumbang, makalupang bagay lang. Enjoy lang. Kaya yung mga high school brothers and sisters, nahirapan din po sila sa school, lalo sa December, puro mga practice, mga performance ng sayaw-sayaw, pang pasaya.
Kung hindi sila sumasama sa practice, pagagalitan nila yung mga kapatiran. Lalo sa December, dahil sa ganung mga maraming party, so kailangan po natin mag-ingat, magbantay ng ating sarili para hindi tayo magalaw ng ganong mga ambience ng mga salibutan. Yung salibutan ito, pag malapit na Pasko, pasaya na pasaya, pagulo na pagulo, okay? Paingay na paingay. Yung mga Kristiyano po ay dapat magbantay ng ating posisyon para hindi tayo ginagalaw ng takpo ng salibutan. Kaya kung nahirapan po tayo ng ganong mga pag-uusik, persecution o mga problema, so anong sinasabi ng Holy Spirit? Anak, okay, nandito ako kasama mo. Huwag kang masyadong malungkot. Lagi akong kasama mo. Kaya huwag kang matakot, so huwag kang manghina, magpalakas ka. Kasama ako, kasama kita lagi. So, yun po yung aliw ng Holy Spirit. Kaya, yung pangalan ng Holy Spirit, ano po yung pangalan ng Holy Spirit? Mga aliw. Mga aliw. Comforter. Okay. Isa pang mga aliw. Lagi po siyang nag-encourage, nagka-comfort sa atin. Kaya, yun po yung Christian living. Hindi po tayo nag-isa. Mayroon po tayong mga, lalo po, kapag sama-sama tayo, so doon po, lalong lumalakas yung kilos ng Holy Spirit. Pag sama-sama. Acts chapter 10. Verse 38, Acts chapter 10, verse 38. Kung paano si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at kapangyarihan. Kung paano naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng langit lahat ng mga pinahihirapan ng Diyabulo sapagkat kasama niya ang Diyos. Taga Nazareth si Jesus, binuhusan ng Diyos, binuhusan siya ng ano po? Holy Spirit. Binuhusan ng Diyos ng Holy Spirit si Jesus. Kaya sa Old Testament saan po sila nakausap sa Diyos? Saan po sila nag-alay ng handog pangkasalanan? Sa una. Okay? Tabernacle, okay? So, nalala niyo po ba yung design ng tabernacle? Ganito po yung tabernacle. Sa loob, may dalawang kwarto sa loob. Ito yung holy place, ito po yung most holy place. Okay? Most holy place. Sa loob ng most holy place, meron pong isang box. Ano pong tawag yon? Ark of Covenant. Kaya, isang beses isang taon, sa the Day of Atonement, yung pinakapunong pare, dinala po niya yung dugo ng hayop, tapos pumasok siya dito. Pumasok siya sa loob ng most holy place, tapos winisik niya yung dugo sa ibabaw ng Ark of Covenant.
Ark of Covenant, meron po siyang takip. Okay. Ito po yung Ark of Covenant, tapos meron pong isang takip. So dito po may dalawang angel ay nasa dalawang angel ay nakatayo sa dulo. Yung pakpak ay iunat nila yung pakpak. Anong tawag po itong takip? Anong tawag po itong takip? So, English, sa English po? Mercy seat. Okay, mercy. Mercy seat. Sanay tayo sa mercy, awa. Kaya, ito po yung sa Tagalog, ano po? So, nakalimutan ko. Okay. Kaluk-luk. Luglukan ng awa. Okay? Mercy seat. Madali lang tayo sa English. Okay? Mercy seat. Kaya, doon po sa mercy seat, doon po, ang Diyos po ay nagbigay ng utos sa mga Israelita. Okay? Exodus chapter 25, Exodus, Lumang Tipan. Exodus chapter 25, verse 22. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Doon ako makikipagtakpo sa inyo at bula sa ibabaw ng luklukan ng awa sa gitna ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng kaban ng tipan, ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga utos ko para sa mga anak ni Israel. Luklukan ng awa, mercy seat. Tapos, kaban ng tipan, Ark of Covenant. Tapos, dalawang kerubin, ay kerubin po yung angel, pangalan ng angel. Okay? Ito po yung Ark of Covenant. Tapos, yung takip, may dalawang kerubin, nasa ibabaw ng Ark of Covenant. Tapos, yun po yung tawag luklukan ng awa, mercy seat. Doon po, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga utos ko para sa mga anak ni Israel. So, sa Lumang Tipan, so parang ito po yung meeting place. Okay. Dito po, nag-usap yung kumakatawan ng Israelita ay pinakapunong pare lang pumapasok dito. Once a year. Pinakapunong pare. Ano ang dapat dalhin? Ano po ang dapat dala? Dugo. Kung walang dugo, pagpasok dito, patay agad. Yung normal, yung mga ordinaryong tao, pag pumasok dito, papatayin. Kahit pinakapunong pare, pag pumasok dito na walang dalang dugo, papatay. Ito po yung shadow ng langit. Okay. Kaya Hebrew chapter 9 verse 12, hindi rin sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at toro, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Ito yung dakong banal. Tinitiyak sa gayoy, tinitiyak ang walang hanggang katubusan. So, shadow po ito ng sanctuaryo sa langit. Tapos, yung pinakapunong pare ay simbolo ni Jesucristo. Yung dugo ng hayop ay simbolo ng dugo ni Jesucristo. Ito po yung pinaka-presensya ng Diyos. Okay. Kung walang pagdanang ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. So, saan po ginawa po nila ito? Tabernakulo? Sa ilang. Sa ilang po, nagtayo po sila. Ito yung temporary tolda. Hindi po ito permanenteng building. Temporary tolda. Kaya, kung saan man sila nagstay, doon po nagtayo sila ng tabernakulo. Tapos, pag umakyat na yung pillar of fire,
pag umakyat yung pillar of fire or pillar of cloud, so tapos tinatanggal po nila yung itong tolda, tapos dala-dala kung saan man inaakay sila ng yung pillar of fire. Kaya yung permanenteng building ay templo. So sa kailan po itinayo po nila yung permanenteng building? Sa panahon ni Solomon. Okay? Sa panahon po ni Solomon. So dito po ginawa po nila yung mga sacrifice, animal sacrifice. Templo sa panahon ni Solomon. Pero yung templo ni Solomon nagiba na, di ba? Nung nakasala po sila, nagiba. 2 Kronika chapter 36. Second Kronika chapter 6 muna. Pangalawang Kronika chapter 6 verse 2. Second Kronika chapter 6 verse 2. So nakita po ninyo? Basahin po natin, 3:1. Ipinagtayo kita ng isang marangyan bahay, isang lugar na titirahan mo magpakailanman. Ito po yung templo ni Solomon. Nung nagtayo siya ng isang templo, so nakaroon po ng parang isang inauguration ceremony. Okay? Diba sa ating panahon, pagkatapos ng construction ng church building, ano po yung ginagawa nila? Inauguration ceremony. This coming December 10, makakaroon din po ng inauguration ceremony sa Cabiao Church. Okay? Ito yung pinakamagandang mga building construction, yung project. Okay? Tapos na. Okay? Tapos, sabi ni Solomon, isang lugar na titirahan mo magpakailanman. Pero dahil sa kasalanan po ng mga Israelita, so nawasak na. Verse chapter 36 po. Chapter 36. Verse 15, chapter 36, verse 15. At ang Panginoon ang Diyos ng kanilang mga ninuno ay paulit-ulit na nagsugo sa kanila sa pamagitan ng kanyang mga sugo, sapagkat sila ay siya ay may habak sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Unit, verse 16, patuloy nilang tinuya ang mga sugo ng Diyos, hinahamak ang kanyang mga salita, nililibag ang kanyang mga propeta, hanggang sa puot ng Panginoon ay tumindi laban sa kanyang bayan hanggang sa wala ng lunas. Verse 17, kaya dinala niya sa kanila ang hari ng mga Kalteo, na siyang pumatay sa kanilang mga kababatang lalaki sa pamamagitan ng tabak sa bahay ng kanilang sanktuaryo. Hindi naawa sa binata o sa dalaga, sa matanda o sa mga uban. Kanyang ibinigay silang lahat sa kamay, sa kanyang kamay. Tapos, verse 19. At isinunok nila ang bahay ng Diyos. At giniba ang pader ng Jerusalem, at sinunok sa apoy ang lahat ng mga palasyo nito, sinira ang lahat ng mahahalagang sisidlang ito. Bahay ng Diyos, ito po yung templo ni Solomon. Okay. Sinunok nila dahil sa kasalanan. Giniba nila.
Kaya nagtayo sila ng pangalawang templo, Zerubbabel templo, tapos nag-iba naman. Nagtayo sila ng pangatlong templo, templo ni Herod. Iyon po yung templo sa panahon ni Jesucristo. Pero yung pangatlong templo naman, nag-iba na rin sa panahon ng Roma. Sa ngayon po, sa Israel, meron po ba templo sa Jerusalem? Wala po ngayon sa templo sa Jerusalem. Yung unang templo ni Solomon, nag-iba. Pangalawa, pangatlo, nag-iba lahat. Pero sa huling pagdating ni Jesus Christ, second coming, so magtatayo sila ng isang templo sa Jerusalem. Yun po yung mangyari sa loob ng 7 years of tribulation. Tapos yung isang Antichrist ay uupo doon sa templo ng Diyos na magsasabi, ako ang Diyos. Okay? Antichrist. So anyway, sa panahon po ni Jesucristo, meron na po silang isang templo, templo ni Herod. Juan chapter 2. Verse 21. Verse 19 po, verse 19. Juan chapter 2 verse 19, sinago sila ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 4 na pong 6 na taon ang pagtatayo ng templong ito, itatayo mo ba sa loob ng 3 araw? Verse 21, basahin po natin, 3-1. Subalit siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. So, ano pong meaning ito? Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, yung templong ito ay 46 years na nagugol. Sobrang laking project ito. Yung templo po ni Solomon, ilang taon po nagtayo? Templo ni Solomon? 7 years lang. 7 years. Pero yung templo, pangatlong templo ni Herod ay 46 years sa loob. Sobrang laking project ito. Ang ganda ng templo. Kaya sabi po ng mga Israelita, 46 years na yung project ito, pero sinabi mo ba sa loob ng 3 araw, itatayo, paano naman? Pero sabi ni Jesus, nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Yung katawan po ay templo ng Diyos. Katawan ni Jesus. Kaya, yung una, pangalawa, pangatlong templo, lalo na po ito, sobrang laking templo po ito, 46 years na. So, yung project, lahat po ito ay nag-iba na. Sabi ni Jesus, yung katawan ko ay templo, katawan ko. Kaya sa loob ng 3 araw, so itatayo. Anong ibig sabihin? Nung namatay si Jesus, mga pagkalipas ng ilang araw, binuhay siya muli. After 3 days. Binuhay siya muli. After 3 days. Yun po yung meaning ng sinabi ni Jesus. Ibig niyang sinabi. Kaya habang buhay pa siya sa mundong ito, so Gawa chapter 10, so verse 32, nakita po natin, binuhusan siya ng Holy Spirit. Binuhusan siya ng Holy Spirit. So naglibot siya sa buong Judea, Galilea. Nagpalayas, gumawa siya ng mga mabuting gawa. Nagpalayas ng mga demonyo. So yun po yung ginawa ni Jesus sa habang buhay pa siya sa mundo ito. Pero namatay siya sa cross, di ba?
Namatay po siya sa cross. Binuhay siya muli sa mga patay. Namatay siya sa cross. Tapos, umakyat siya sa langit. Sino po ang bumaba? Yung Holy Spirit ay nasa church ngayon. Church. Yung Holy Spirit ay kumikilos sa church ngayon. Sa una, tabernakulo. Pagkatapos, templo. Pagkatapos, sa katawan ni Jesus. Ngayon, nasa na po yung Holy Spirit? Nasa church. Sino po yung church? Tayo ang church. Okay. Napakagandang bagay po ito. Napakalaki. Ang Diyos po ay hindi po nasa malayo. Dito, yung pinakapunong parelang pwede lumapit sa Diyos. Okay. Hanggang dito. Dito, si Jesus, pag nasa Israel yung Jesus, malayo dito, di ba? Paano tayo pumunta sa Israel para makita si Jesus? Kung nasa Africa si Jesus, paano po tayo makita si Jesus? Pero ngayon po, nasaan po yung Holy Spirit? Nasa atin na. Hindi po sa tabi, hindi po sa harap, kundi sa loob natin. Kasama siya lagi sa akin. Siya po yung nagtuturo, nag-aalala at nag-aaliw. Yun po ang meaning kung bakit isang tao ay nagbabago. Okay. So balik po tayo sa Titus chapter 3. Verse 5, chapter 3, verse 5. Sa bandang huli, sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Verse 6, ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin. Yung Holy Spirit ibinuhos ng sagana sa atin. Kaya Holy Spirit po ay nasa atin na. Okay. Kagaya ni Jesus, binuhusan siya ng Diyos ng Holy Spirit. Tapos naglibot siya sa buong Galilea, Judea, nangaral siya ng Ebanghelyo, nagpalayas ng mga demonyo, yun po yung nangyari sa loob ng church ngayon. Yun po ang nangyari. Yung ginawa ni Jesus ay nangyayari ngayon sa pamamagitan ng church. Binuhusan din po tayo ng Holy Spirit. Tapos, so, naglibot tayo kung saan-saan. Okay. Sa Judea muna, sa Samaria, sa Judea, sa Jerusalem. Okay? Sa Samaria, sa Judea, sa buong mundo, sa kaduluduluhan ng bahagi ng lupa. Yung boundary po ng ating ministry, unti-unti lumalawak. Nagpapalayas din po tayo ng mga demonyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kapag ligtas na po isang tao, lumabas na yung demonyo sa kanya. Yung ginawa po ni Jesus ay ginagawa din po natin. Yun po ang verse 6. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Verse 7, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Meron po tayong pag-asa. Ano pong pag-asa? Buhay na walang hanggan. Yung pag-asa po natin ay wala dito sa lupa. Yung pag-asa po natin ay nasa langit. Si Jesus po, di ba? Yung ministry po niya sa lupang ito, 3.5 years lang. Tapos namatay siya sa Jerusalem, sa cross. Pero binuhay siya muli, nasa langit.
Ganun din po yung buhay po natin. Yung pag-asa po natin ay wala dito. Temporary lang po yung ating buhay sa lupang ito. Meron po tayong mission, meron po tayong katungkulan na dapat gawin natin bilang isang binuhusan ng Holy Spirit. Kaya, so, mga ngayon po, hanggang ngayon po yung mga topic po dito sa Titus chapter 3, verse 3 hanggang verse 8. Okay? Kaya, sana mag-review po kayo. So, ito po yung napaka ayos na yung pagkakasunod kung paano po tayo naligtas, tapos anong nangyayari sa ating pamumuhayang Kristiyano. Lalo po, yung Holy Spirit ay nasa atin. Siya po yung gumagabay sa atin, tumutulong sa atin sa loob ng Iglesia. So, let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Salamat sa inyong mensahe sa oras na ito. Nakita po namin kung gaano kaluwalhati ang pamumuhayang Kristiyano sa inyong harapan. Kayo po ay lagi kasama namin sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kakalakan. Tulungan niyo po kaming sumunod lagi sa inyong gabay at pagpanupay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen.